Hello everyone, welcome back to my channel. Sa araw na to, magluluto po tayo ng creamy mushroom chicken. Papakita ko po sa inyo ang mga ingredients sa paggawa ng creamy mushroom chicken. Pero bago natin papakita yung video natin, shout out muna ko dyan sa mga kasamahan ko dito sa Bill Atlantic, sa Dick Department, kay Boss Brian Agot, kay Jason Saldasal, kay Pedro Ipan, kay Christian Colada, kay Rex Madawat, kay Aljun Kasopang, kay Luis Batista, at sa taga Engine Department naman kay Winter Derekito, kay Edmara Pagaduan, kay Hernando Dilamente, at kay Edgar Rosales, at kay Harold Britos. At nagpapa-shoutout din yung mga kasamahan nating Marino sa MB Samrat, kay Stevenson Lingbawan. So, happy sailing mga guys. Be safe always. Thank you. Ang mga ingredients sa paggawa ng creamy mushroom chicken ay ang mga sumusunod. Una, chicken, salt and pepper, garlic, onion, mushroom slice, fresh milk, and corn flour, shredded cheese, chicken cubes, oregano herbs. Ngayon, isi-season lang natin ng salt and pepper yung chicken natin. Both side ng ating chicken. Bago natin ipan-serve. Ngayon, yung sunod kong ilalagay ay yung oregano herbs. Ngayon, kung wala kayong oregano herbs sa atin, pwede nyo na rin nilagyan ng oregano herbs, salt and pepper na lang. So ngayon, ipapanserve na natin yung chicken natin. Kailangan sa pagpanserve nito, kailangan po na mauna yung skin niya para maging golden brown po yung skin. Pag maging golden brown na siya, pwede na rin po natin baliktarin yung ating chicken para yung kabila naman yung magbabrown. Makalipas ang ilang minuto, baliktarin na natin yung ating chicken. Ito, nag-golden brown na siya. Kung magtanong po kayo kung anong klaseng chicken yung ginamit ko, anong part, quarter leg po siya. Hinati ko lang sa dalawa, yung isang quarter leg. Kaya, ganito po, may gitna sa kamay legs. Ngayon, nabaliktad ko na lahat ng ating chicken. Antayin na lang natin na mag-brown din yung kabilang side bago natin tanggalin. So ngayon, nabibrown na sila lahat. Tanggalin na po natin bago tayo gagawa ng creamy mushroom na sauce niya. Da da da.
Ngayon, ito na po yung hitsura ng ating chicken. Sunod natin gagawin ito, magsusuti po tayo ng garlic saka onion. Yung pan na ginamit ko sa pan-serve ko ng chicken, ito lang din yung ginamit ko na sinusutihan ko ng garlic saka onion natin. Pinabawasan ko na ng konting mantika. Saka hindi ko na hinuhugasan yung pan. Kasi yung katas ng pinipretuhan natin kanina ng chicken, dagdag pang lasa na rin yun sa gagawin nating sauce na creamy mushroom. Ngayon, na-brown na yung garlic saka lumambot na yung onion. Isunod natin ilagay yung mushroom natin. Susuti lang din yung mushroom natin hanggang sa lumambot. Ngayon, kung may mga fresh mushroom kayo dyan sa atin, mas masarap po gamitin yung fresh mushroom kaysa nakalata. Sunod natin gagawin, ilagay ko lang yung corn flour dito sa pichel. Tapos, ilalagay ko na rin yung fresh milk natin dito sa ating corn flour. Tunawin lang natin yung corn flour natin ng 1 liter of fresh milk sa ating 2 kutsarang corn flour. Pagkatapos matunaw yung ating corn flour, ibuhos na natin doon sa ating mushroom. Sa paggawa para ng sauce, nagdidepende po yun sa inyo kung gaano po kadami yung chicken yung gagawin yung ganito at gaano kadami yung gusto nyong sauce. Nilalagay ko na yung gatas natin. Tapos haluin lang natin to hanggang sa lumapot yung ating gatas. Kung wala kayong gatas na fresh milk sa bahay nyo, pwede pong gumamit ng gatas yung nasa lata, yung evaporada. Kung wala din naman kayong evap, pwede pong gumamit ng gata ng niyog. Ngayon, lagyan lang natin ng salt and pepper yung ating sauce. Tapos, yung sunod nating ilagay, yung chicken cubes natin. Haluin lang natin to para ma-mix po yung ating mga seasoning. Ngayon, medyo malapot na yung sauce natin. Lalagyan na natin yung grated cheese natin. Kahit anong klaseng cheese po, pwedeng ilagay dito. Basta melted lang siya. One cup po yung ating grated cheese. Hinati ko lang sa kalahati kasi 2 pan po yung ginamit ko. Ngayon, malapot na yung ating sauce. Ibalik ko na yung ating chicken. Paglagay natin sa chicken, dapat hinaan na natin yung apoy. Kailangan lutuin lang natin yung chicken natin na nasa pinakamahina na apoy. Hindi po pwede nito nalutuin mo siya ng malakas na apoy kasi po unang-una magbababos po yung gatas pag malakas yung apoy. Pangalawa, masusunog po yung ating mushroom
pag masyadong malakas yung apoy. So kailangan mahina lang talaga yung apoy niya. Lulutuin lang natin to ng 50 minutes na ganito. Kaya kailangan lang talaga ng pinakamahinang apoy. Kasi hindi mo pwede siyang lakasan. Gawa ng aapaw po yung sauce niya. Tapos masusunog din siya. So, kailangan talaga pinakamahinang mahina. Takpan lang natin to. And then, baligtarin lang natin after 25 minutes. Ngayon, 25 minutes na. Mabaligtarin lang natin siya. Pagkatapos natin itong baligtarin, takpan na naman natin ulit. And then, antayin na naman natin yung 25 minutes. Every 10 or 15 minutes, galawin nyo lang yung kawali nyo para hindi po masusunog yung chicken. So after 50 minutes, luto na po yung ating creamy mushroom chicken. Ngayon, tanggalin ko na siya sa kawali at isi-serve na natin. So ngayon mga guys, ito na po yung finished product ng ating creamy mushroom chicken. Tingnan nyo po. Masarap na masarap po ang ating creamy mushroom chicken.